lahat ng saan tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng saan tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita Niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos
tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang magawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay pamamalita at isasaysay ko ang magawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurit ka at pasasalamatan. Babagitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Salita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito din kinyo siya. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, anupat walang sinamang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakingganin niyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi ng muling pagkabuhay.
at tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat muling pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa Ebanghelyo ho natin sa araw na ito, nakita, narinig po natin ang kwento po ng pagbabagong anyo ni Jesus sa harap ng tatlong alagan. At maganda po mapulot po natin sa araw po, sa ating Ebanghelyo, na pagkatapos po na magpakita ni Moises at ni Elias, ay may isang tinig po na narinig nila. At ang bili ng tinig, "Ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya." Magandang paalala rin ito sa atin bilang mga Kristiyano na sa ating pagsunod ho kay Jesus ay unang-unang ang katangian ng taong sumusunod sa Kanya ay nakikinig sa Kanya. Yun ho yung pinakauna. You cannot be a follower if you are not listening. At tayo mga Kristiyano, ang pinakikinggan natin ay ang tinig ni Jesus. Ang boses ni Jesus, ang kanyang mga turo at aral. Pero hindi lang natin pinakikinggan, kundi ang ating narinig na aral at turo ni Jesus ay hinahayaan natin na humubog po sa ating buhay at kalooban. Hinahayaan natin no, yung salita ng Diyos ang humubog sa ating puso, ang humubog ho sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano. Kaya magandang imbitasyon sa atin, nakikinig ba talaga ako kay Jesus? Sa aking pagnanais, sumunod sa Kanya, sa aking debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, tunay ba akong nakikinig sa kanyang salita? At malalaman mo ang sagot sa tanong na yan kung nakikita mo sa sarili mo na lumalago ka bilang isang tao. Nagbabago ang ugali ng isang taong nakikinig sa salita ng Diyos. Bumabait siya. Nagiging maintindihin. Nagiging maunawain. Marunong makipagkapwa-tao. Marunong dumamay sa kapwa niya. Hindi man parang perfect na, pero naglalakbay tayo tungo sa paglago ng ating buhay pamayanan. Lumalago ka bilang isang Kristiyano. Mas lumalalim ang kakayahan mo na magmahal sa kapwa mo at umintindi ng kapwa mo. At sana no, bilang mga Kristiyano, ito po yung ating naisin. Ito po yung ating maging hangarin. Na sa ating pagsunod sa ating pong Jesus Nazareno, tayo ay nagiging tunay na larawan niya kahit saan tayo nagpupunta. Tayo ho ang larawan, tayo ang mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno. At yan po ang bunga ng taong nakikinig sa Kanya. Ikaw ang mukha ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya
magandang paalala at imbitasyon. Si Jesus sa Sareno, ang kinalulugdang anak ng Ama. Pakinggan natin siya. Sundan natin siya. Maging larawan tayo ni Jesus na Sareno sa iba. Nagbabagong anyo ang isang deboto na nakikinig sa Kanya. Hindi na tayo ang nakikita. Mukha na ni Jesus ang nakikita. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap nina Pedro, Santiago at Juan. Sa itaas ng bundok at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Halina at ating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Ang ating itugon, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway akayin tayo sa kaluwalhatian ng makalangit na tahanan, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwi ng presensya at walhati ng Diyos sa pagkabagong anyo ni Jesus, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang makapilingan Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagkakasakit, nawa ang nagbagong anyong si Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita, sa banal ng kaluwalhatian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandal ng aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasalamuhan namin at makita na ang iyong kamay ang gumagalaw sa bawat sandali. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo man na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan niyong anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Anak ka ng puso
Announcement, sa darating na Miyerkules, Pebrero 22 ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, Pebrero 21, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang para liturhiya sa pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit nung nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag proteksyon laban sa COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.